Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin itong sagot ni Chief Presidential Legal Counsel ni PBBM na si Secretary Enrile. Secretary Enrile na lamang po ha, from now on kasi ang haba naman kasi ng kanyang title eh. Na mayroon tinanong si Admar sa kanya, ito po si Admar Bilando ng Isiminay, tungkol po sa request ni Mrs. Digamo, asawa ni late Governor Digamo, na paimbestigahan yung kaso ng asawa niya sa Senado. At marami, mayroon pa po siyang sinabi, kaya nga po I hope na pati itong si SILG Abalos at DOJ Secretary ay makinig din, di ba? Kasi according sa kanya po, ay kumbaga may mas malaki pang isyong involved dito. Kaya nga po, panay ang sigaw natin, tingnan na po ninyo lahat ng anggulo. Tingnan ninyo ang lahat ng anggulo. Kasi ang nakikita natin dito ay parang one way eh. One way ticket to the moon. Parang ganun lang po eh. Kasi pagka lahat naman po ng investigasyon, talagang kailangan tingnan lahat. Kasi from the beginning, tuloy, ito sinasabi ni Kong Teves, January pa lang, December pa lang, nagngangak-ngak na kami dito. Oh, tapos wala mang nakikinig, wala mang nagbabalita masyado, kundi sino lang ang nagsasabi, si Atty. Topacio. Ang media nga ay hindi nga tinatanong, ayun nga video, hindi nga tinatanong, hindi ba? Natatandaan ninyo mga kababayan, the beginning, the unang-una pa lamang nabanggitin po ni Boying, SOJ Boying, yung video. Merong video, na-videohan, yung usap nila, nung mastermind. Anong sabi ko po? Di ba sabi ko, o baka naman yan ay maging katulad ng video ni Katapang, na hanggang ngayon hindi mailabas. O hanggang ngayon nga, wala pa. O hanggang ngayon, sabihin natin kay Katapang, oy, Bucor Chief. Baka naman chief ka na ngayon. Baka naman po pwedeng ilabas mo yung video na sinasabi mong yung nag-surrender ng more than 7,000 can of beer. Sabi mo, may video. Hindi mo lang inilalabas. Oh, eto si Boying, ganun din. Yun ang una kong sinabi. Baka naman yung video mo is OJ Boying ay maging video ni Katapang na hindi mailabas-labas. Oh, ngayon, not a single one of you dyan sa media nagtatanong. Inunahan ko na kayo sa inyo noon na baka naman na hindi din ilabas yan. Katulad ng ginawa ni Katapang, may video daw, pero hindi ilalabas. Why? Kasi nasa posisyon kayo eh. Pwede ninyong sabihin na initeng, pero wala ka ng karapatang tingnan. Parang ganun eh. But anyway, mga kababayan, bago po natin puntahan si Secretary Enrile, oh, paki-subscribe po kung hindi pa po kayo nagsusubscribe. Click yung notification bell. At paki-like-like naman mga kababayan. Paki-like-like naman po. Salamat. Salamat po. But anyway, basahin muna natin po itong quote from Mr. Chomsky. Kasi I believe dito at keep it in mind mga kababayan. Ito ang sabi niya. He who controls the media controls the mind. Yan po ay totoo at salamat po doon sa nag-post niyan. Mga kababayan, ay ako'y naniniwala dito. Ngayon, dito na tayo sa kay Secretary Enrile. Mahaba kasi yung kanyang title eh, kaya Secretary na lang. Ito. Ang tanong ni Admar kay Sir. Ang tingin niya, katulad din natin ang sinabi natin. Di ba sabi natin? Hindi ito basta politika lamang. Eh kahit naman si Mrs. Digamo, yun din ang sabi niya, di ba? Noon, nung una pa lang. Pero ngayon, nagpo-focus na siya kay Teves din. Pero ang sabi ko, noon na hindi ako maniniwala na ito ay politika lamang. Sa politika lamang. Mas may malaki pa. O, hindi man kami nag-uusap ni Mr. Enrile eh. Ang sabi niya, ito pakinggan natin.
Ives, bata ito sa pahayag ni Pamplona Mayor Janice Digamo. Meron ding request si Mayor Digamo na magsagawa ng Senate investigation. At unahin ko muna ito. Okay pa ba ito, Mang Juan, na isailalim sa Senate investigation? Gayong marami na rin ahensya ng gobyerno, mga law enforcement agency na nakatutok sa investigation nito? Needed sabi niya. Pa ba? Alam mo, makakaguro lang yan eh. Leave it to the prosecutor, to the police and the prosecutors of the country in the meantime. Ngayon, there is a bigger issue involved dyan sa kaso na yan. And which is common to many crimes being committed. Bakit, ano, tingnan kung may mga army, police na nakasangkot dyan. Ha? Mukhang meron eh. Ganyan din ang nangyayari doon sa aking probinsya eh. Mukhang meron. Because maraming mga private armies ngayon. Yan ang isang binuwag namin nung panahon ng martial law. Dapat. May, hindi nila magagawa yan kung walang cover. Ng mga naka-uniforme na mga tao. Some are retired. Some are in the service. Well-trained people in handling arms. Tama, kita mo very precise yung kanilang action eh. Diba? Oh. Hindi magagawa ng mga ordinary criminals yan. Tama. Okay. Kaya yun sa aming provincia, aking provincia. Yung vice mayor lang yun, ha? Hindi gobernador. Hindi na, wala nang pinipili. Naka-uniform din yung mga tumira. Precision. Ang ginawa nila, nag-checkpoint sila. Pwede bang magagawa ng ordinary criminal yun? Mag-checkpoint? Hindi. Hindi kaya. Yung mga kababayan, siguro ang sinasabi ni Secretary Enrile ay yung Vice Mayor ng Apari. Diba? Pinatay? Saan napatay? Doon sa... Aywan ko kung ito yung sinasabi niya. Kasi tignan mo, sabi niya sa bayan namin. Pinatay ang Vice Mayor. Vice Mayor lang yan, ha? Precision pa yung pagkagagawa. At saka naglagay pa ng checkpoint. Diba? Saan po yung napatay? I believe sa... dito sa Nueva Vizcaya. Doon po, mga kababayan. Kaya nga sinasabi natin. Kaya tingnan lahat ito kasi anim po ang namatay doon. Hindi man po sila gumalaw. Nakita po ba din nyo kung gaano sila gumalaw dito sa Digamo? Kaya nga sabi niya, iwan na lamang yan sa prosecutor at police. Kasi makakagulo lang daw yung paimbestigahan pa nga sa Senado. Hindi ba sabi natin? Kasi pagtatatawagin pa yung mga tao doon, makakagulo lang, nag-iimbestiga sila doon. Tapos nag-iimbestiga sa Senado. Sa tutuusin lamang po, nasa kanya na po lahat eh. Anim po ang namatay doon sa kasama ng Vice Mayor yata yun sa Tiga Apari. Vice lamang po yun ha. Anim po ang napatay doon. Nakita po ba ninyo na binuhat halos ang buong mundo, buong Pilipinas, buong gobyerno na gumalaw sila ng ganito kalaki? Hindi. In addition, may napatay din doon sa Lanao del Sur, di ba? Tatlong pulis at isang driver yata, nasugatan si governor. May gumalaw? Wala. Di ba? Gumalaw ba buo ba ito sila? O titingnan natin kung meron pong mga threat sa buhay nila. Mag-assist po tayo ng threat sa buhay nila. In meantime, ilan na po ang napatay? Within just less than a week. 10.
Gumalaw sila? No. Ia-assist natin kung mayroong threat sa buhay nila. O baka pwedeng dagdagan ng security nila. Eh bakit walang security si late Governor Digamo? Ia-assist kamo ninyo ang kanilang status kung mayroong threat sa buhay nila? Eh hindi ba't alam nyo na nga na may threat sa buhay ni late Digamo? Ni late Governor Digamo? Diba? Yan lamang po ang tanong ko. Kaya nga po sabi natin, tingnan po ito ng lahat. Hindi po mukhang nagiging one way lang po tayo dito eh. One way ticket to the hell in hell. Parang ganun ang nangyayari eh. Buti sana kung one way ticket to the moon yan eh. One way ticket in hell eh. Look like eh. Kasi mga kababayan, nagagalit sila. Lalo na dito sa mga vlogger na sinasabi lang na tingnan nyo naman po lahat ng anggulo. Tingnan nyo naman po yung pag-imbestiga ninyo. Idinidefine po nila yan. Nakampi ka sa mamamatay tao. Meron isa siguro baka nanonood ka pa rin sinabi sa akin. Masyado pang magalang pa naman. Ma'am, madam, bakit ang hilig po ninyong mag-side sa mamamatay tao? Isa ka rin po ba sa kanila? Kasi dinidefine po ninyo na kapag sinabi natin na imbestigahan lahat, kampi ka na doon sa mamamatay tao. Ano namang klaseng ano yan? Ano namang klaseng pag-iisip yan? Salamat na nga tayo po at meron tayong technology na ganito na kaya nating magsalita. Binigyan po tayo ng rights eh. Binigyan po tayo ng rights na magsalita. Bakit po natin hindi gamitin? Kasi matagal na pong panahon na tayo na binigyan na po nilagyan ng zipper ang ating bunganga na wala tayong karapatang magsalita even though rights po natin 'yan. 'Di ba? Nasa Bill of Rights po 'yan. Karapatan nating magsalita. Bakit kayo pag nagsasalita kami, oy, kumpi ko sa mamamatay tao. Yung po, ganun po ninyo dinidefine ang ibig sabihin ng mga vlogger na wag na sanang mangyari ito na ang ginagamit ninyo, diba't pinabasa ko na sa inyo yung pakita ko nga uli ito. Ginagamit ninyo, parang ginagamit ninyo ha, hindi ko sinasabing absolutely na yung ginagawa ninyo. He who controls the media controls the mind. Yan po ang hindi dapat mangyari sa atin. Kahit pa paano po, magkaroon po tayo ng kaunting resistance. Hindi po yung sunod-sunuran na tayo kung anong sabihin ni politiko, ni politika, ni media, uuna tayo palagi. Hindi po aksidenteng nagkaroon tayo ng ganitong technology. Let's use it! Para hindi po gamitin ito sa mga mamamayang Pilipino na walang kayang lumaban ay kung yun nga mga yung general, mga ilang general na ang sinagasaan nila, tapos itong may kaya, congressman, di ba? Eh ikaw, kaya ba nating lumaban sa kanila? Ngayon, kung pagsasamasamahin po natin ang utak natin, hindi naman po tayo kumakampi kanino man, kasi paano tayo kakampi, hindi nga natin kilala eh. Hindi ko nga kilala si Kong Tevez, hindi ko nga kilala si kahit sinino man sa inyo. Kaya lamang po, ang nakikita natin dito ay yung pamedia. Professionally, dapat kung meron ka talagang kaso, isampa mo, yun lang naman lagi namin sinasabi eh. Kaso mo, ang ginagawa dito, parang dinudurog nyo muna sa media. Tingnan mo ang sagot ni Boyeng. Parang, I think, sinabi niya na para daw kasama itong si Kong Tevez. Pero hindi pa siya sure. Pero nakakalatan. Yan na po ang nasa ulo ng taong bayan. Kaya nga po, yung taong bayan ng iba, inaakusahan kami. Kasi yun ang nasa isip nila eh. Si Tevez. O, kung si Tevez yan, si Tevez nga, disampahan ninyo, yun lang naman ang sa amin. Diba? At saka, wag ninyo kaming laging pinagsasabihan na magkano bayad sa'yo. Kasi yun na lamang po ang linyahan ninyo eh. Magkano bayad sa'yo. Diba?
Eh kung ako'y binabayaran, di hindi, di, palagi na lang ako magbablog kasi hindi naman. Busy nga ako eh. Pero kailangan pa rin po natin tulungan ng ating ang isa't isa. Yung pong mga vloggers na nakikipaglaban dito, nasabihin, huwag ninyong gawin yung ganyang klaseng investigasyon. Tingnan natin lahat yan. Suportahan po natin sila. Kasi this is not for them or for anybody. This is for us. Gusto nating malaman nitong mga taong ito na hindi na po natutulog ang mga mamamayan. It's time to say something. Ngayon po, kung mayroong opinion ako, at ayaw ninyo, labanan po ninyo yung opinion ko. Sabihin ninyo, mali yung opinion mo. Opinion nga eh. Tapos sasabihin mo parang absolute na sinusuportahan ko dito si Tevez. Hindi ko nga nakikita yung buhok niyan. Kahit si General Bantag, hindi ko man nakikita yan. Ito po. Ang I agree dito sa pinagsasasabi ni Attorney Topacio. Pakinggan po ninyo. Uy, meron pa pala ako dito nakasalang. But anyway, sige. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isa si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez Jr. sa itinuturing na mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel. Yan, mga kababayan, kinumpirma na isa. Pero sabi niya, hindi siya sure, di ba? Isa siya sa mastermind. Ang tanong ko lamang po, ilang linggo niyo na itong pinag-uusapan? Nasaan po yung ibang mastermind? Kanino po kayo nakapokus? Hindi ba kay Kung Tevez? Katulad po ng ginawa ninyo kay General Bantag. One out of 160 people of interest. Sino po, kanino po kayo nakapokus? Kay General Bantag, fair po ba yun? Fair po ba yun? Kapag sinagot kayo sa media, tatawagin nyo, dami niyang drama eh. Diba? Oh. May isa pala siya eh. Eh bakit kayo nakapokus sa kanya? Nilusob niyo na ang bahay niya at nilusob niyo na't lahat. Sure, kung gusto ninyong lusobin, lusobin ninyo. Pero lusobin din ninyo yung iba dahil kayo na ang nagsasabi na isa lang siya. Kahit si Secretary Enrile, sinasabing this is, meron pang bigger involved dyan. Tinanong pa nga niya, may mga military ba? Mayroon, di ba? Sabi niya, mga precision ang kanilang mga aksyon. Hindi magagawa ng normal na tao yan. Baka, in his opinion, mayroong nagko-cover dyan in uniform. Kaya nga po, ang ginagawa ninyo, one way lang ang takbo ninyo. Kay Tevez lang. Kayo na, sa inyo na nanggaling, na mayroon pa isa sa tatlo, sabi ninyo. Nasaan po yung dalawa? Yung isa pinangalanan na ng mga ano na nagsurrender sa inyo, si Marvin. Nasaan po si Marvin? Kasi sila mismo ang nagsabi na si Marvin daw ang nagturo kay Kung Tevez. Sabi naman nung sumuko sa inyo, hindi po namin nakausap si Kung Tevez. Si Marvin lang ang nagsabi. Ikaw mismo nagsabi, DOJ, sabi mo may video. O sino pong kinausap nila? Kaya nga po tayo mga kababayan nagsasabi na kaya po tayo nagsasabi lawakan po ninyo. Huwag pong parang one way lamang ang inyong pag-iimbestiga sa isang tao lamang, sa isang apelyido lamang, Tevez. Di ba? Tiga mo si Margaret Gonzalez. Sorry po. Nasa hanggang tatlo ang tiniting ng mastermind o utak sa pamamaril kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo, ayon yan kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. At ayon sa kalihim, isa na si Congressman Arnie Tevez sa mga kinukonsiderang mastermind sa krimen. Ang mga utak sa pamamaril kaya rong kontakin ng mga otoridad. They can be contacted, I think. They're always in social media. Meron naman nasa social media dyan. Meron nga yung isa para nag-text sa akin. Diba? I told you about last week.
Congressman Tevez texted me. I think they're considered, they're being considered as masterminds, but I don't know yet. I have to get it from the panel of prosecutors. But right now, the way it's progressing, that's the direction we're heading to. Patuloy rin ang ginagawang paghahabol ng Task Force Digamo sa iba pang mga suspect gaya ng tumayong recruiter sa krimen at iba pang sangkot sa conspiracy para patayin ang gobernador. Ayon kay Rimulya, ilang beses nang tinangkang patayin si Digamo ng mga suspect. There were three, at least documented this time, assassination attempts on Governor Digamo. Samantala, doon sa... Eh, hindi po ba mga kababayan? Alam na natin yan eh. Sinabi na kasi nila na pinagpaplanuhan na ito noon pa, hindi ba? Hindi pa nga apat nga yung kanilang style. Sniper? True pag-iikot? Di ba? Ganyan. Paglusob. Di ba? Hirit ni Congressman Tevez na tingnan din ng mga otoridad ang posibilidad na involvement ni Pamplona Mayor Janis Digamo sa pagpatay sa kanyang asawa, Ayn Kirimulya. I think he was trying to be funny. He wanted to talk about the dog and the wife. I think it's not funny. Sir, yun po ang nangyayari sa ibang bansa. Very first thing po na ginagawa, it might be funny to you. Pero the real investigation po di sa ibang bansa, the first thing pong ginagawa, pamilya muna po ang nililinis. Kasi doon ka po makakakuha ng information sa family. Hindi naman po just because tinatanong nyo sila, iniimbestigahan mo, hindi ibig sabihin na sila na. They can help you. Mga kababayan, totoo po yan. Dito sa ibang bansa, ang ginagawa nila parang ipo-ipo. Ano ibig mo sabihin ng ipo-ipo? Nagsisimula po sila sa gitna, meaning doon po sa family, sa biktima ng family, naggaganyan po sila, ipo-ipo, palawak ng palawak, ganun po ang ginagawa nila. Hindi po yung ang nangyari dito, oh, holy ka, oh, ito daw ang may kasalanan, parang ang gulo-gulo. Tapos ang nangyayari, ano yung public, trial na po. Diba? Yun ang ginagawa eh. Hindi po funny yan, sir. Punta ka po dito sa Amerika, yun po ang ginagawa nila. Kahit po ang nangyaring, aksidente or whatever, ay sa labas, doon po sila nagsisimula. Doon sa pinangyarihan, and then pumupunta po sila sa bahay nung biktima. Doon sila nagsisimula, nag-iipo-ipo sila palabas. Paganon. E, iba naman po sa atin eh. Nangyari na, oh, huli na sila. Kasi sabi nung nahuli, ito daw. Pagkatapos nung itinuro na yun daw, oh, ito na tayo, sabi kasi nila eh. Kaya kahit nga si Mrs. Digamo, sabi niya, siya ang itinuturo eh. Doon po kayo. Kaya nga sabi niya, Secretary Enrile, mas malawakan ito. Mas may mabigat pa rin issue dito. Ganon din naman paniniwala natin, di ba? Anong funny? She's trying to be funny. I don't think so, sir. Hindi po funny ito eh. Hindi rin po funny ang nangyari kay Kong Tevez. Kung totoo po siyang may kasalanan, siyang may kasalanan, siyang kunin. Pero you think, akala po ba ninyo is OJ Boying, he was trying to be funny? Maybe he was serious. Maybe he knows something. But ayaw niyong pakinggan. Why? Kasi siyang itinuturo. Hindi po ba? Kasi po dito, kung tunay na investigasyon, yung biktima at yung akos, inaakusahan, kinakausap ninyo, hindi, ituro lang kayo ng turo. Siya na nga, ganito nga, ligil, lusubin na nga yung bahay na yan, lusubin dito, lusubin dyan. Kamit ang media, ano na pong nasa ulo ng taong bayan? Siya na nga! Nangyari kay General Bantag. Kaya po tayo ganito ngayon. Dahil na-experience na po natin. He's trying to be funny. Napakaseryoso nito, is OJ Boying. Paano? What? He's trying to be funny. Really po? Kung ikaw po nasa posisyon niya, magagawa mo pang magpatawa? I'm just asking. I'm not trying to be upset with you, SOJ. But I think it's funny na sinabi mo yan, eh, he's trying to be funny. Eh, so serious nga po ang kanyang, ang akusado sa kanya eh. Magagawa pa niya magpatawa kaya? Ito, yung sinabi ni Attorney Tapasio dito,
pakinggan po ninyo. Iyan po ang sinasabi natin. Sinasabi ng mga vlogger na hindi kumakampi kanino man, kumakampi doon sa ginagawa nila. Kahit si Atty. Panelo, ang sabi ni Atty. Pakinggan po natin. Dagdag ako ng dagdag. Sige. Pat funny ito. Samantala, ang abogado ni Congressman Teves nawagan kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na iwasan na ang pagbanggit sa pangalan ni Teves sa media hinggil sa Digamos Lay case. Hirit ni Attorney Ferdinand Topacio, mas mainam na maisampa muna ang kaso sa korte laban sa kanyang kliyente para kanila itong madepensahan. Naniniwala si Topacio na trial by publicity ang ginagawa sa kongresista at maari raw itong makapekto sa preliminary investigation ng DOJ panel. Sinabi din natin yan kay DJ Bantag, di ba? Yak-yak ka ng yak-yak, tuloy, anong nangyari? Hindi ba sabi natin? Since parang sinintensyahan mo na si General Bantag, anong magagawa pa ng inyong piskal? Pakinggan po natin si ano, si General, si Attorney. So sana, at magsalita na lang kung meron ng case in court, kung may ipafile nga. During the course of the preliminary investigation, the DOJ should not lose its image of impartiality and lack of prejudice. Yun lang naman po ang aming panawagan. Ayan na naman ang isyo, yung impartiality na yan, mga kababayan. Ang hepe ng lahat ng prosecutors ay ang Secretary of Justice. Pagka naririnig nilang mga ganyan na mga references, na mga obliki, eh baka maisip nila subconsciously, ay hindi na kami pwedeng magkaroon ng finding na walang kinalaman dito sa Degamo murder. Kasi mapapahiya yung aming secretary. Bingo! Hindi po ba? Sabi natin noon kay General Bantag, ano pa sa palagay mo ang kikilos ng piskal mo na sinabi mo na wala nang iba, si Bantag na. Parang ganun ang pagkasabi mo. Diba? Ang nangyari, puro Bantag. Pagdating doon sa pagpapa-inhibit, not a single one. Wala man lang nag-abstain, wala man lang nag-upos. Lahat sila, lima. Tapos nung paglagay ng probable cause, lahat sila din. Sige nga po. Doon pa, mga kababayan, sa isa pa. Bago natin ituloy. Yun lang pa ang gusto kong anuhin. Ipakita mismo sa inyo na paano pa nga ba tayo gagawa ng ibang ating sarili nating desisyon kung sinabi na ni boss na ito na nga. Mapapahiya si boss pag sinabi nating hindi. Doon po sa anak ni Remulla, paalala ko sa inyo. Laging sinasabi, hindi ako makikalam dyan. Hey, hindi ka nga makikalam dyan. Anong ginawa? Naisip ko, bakit kaya hindi nag-file ng counter affidavit? Why? Ay, alam na pala eh. Oh, tatlong buwan lang, tapos na. Absuelto si Manong. Kaya nga po sinasabi natin, stop! Itong mga publicity nito, wag naman sanang durugin. Yung sa anak mo, ni hindi man lang tahimik lahat eh. Pero ito, tingnan mo. Diba? Alam po ba ninyo? Siguro, ayaw muna nilang sampahan. Gumawa muna ng gumawa. Lumusob muna ng lumusob kung ano-ano. Ayaw ninyong sampahan. Why? Sayang naman ang publicity. Sayang na sayang. Kung akala siguro nila, nung mga tao dyan, na sila ay magigain ng sympathy at popularity dahil pagdating ng panahon tatakbo kayo, we will remember. Sige po. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Mark Gonzalez. Yun lang ang gusto kong ipakita sa inyo. Yung nga sinabi ni Attorney Topacio, refrain. Huwag kang daldal ng daldal. Binabanggit mo nang binabanggit si Teves. Ngayon hindi pa naman pala si absolutely sure. Hindi naman sinabi, hindi man niya sinabing absolutely. Sabi niya, one of the three. Pero hindi sinabi ni DOJ na absolutely it's Teves na. But anyway, mga kababayan, hindi ko po alam kung ilang pang ticket ang natitira, ha? Wala pa kasi ako nakakausap sa kanila. Kasi ako nga po, hindi nga ako makapag-vlog ng tuloy-tuloy kasi busy nga po eh.
Ito po, 5,000 tickets ang binibenta dito. Di ko po alam kung ilan. I hope ubos na. I hope po na ubos na. But anyway, mga kababayan, yan po, 5,000 lamang po ang ibinibenta. Ngayon po ay 2,000 po ang isang ticket. Ito po yung mga telephone number na tatawagan ninyo, si Attorney Julieta Puday, at yung po kay Ma'am Virginia Mangawit, at yan po ang big prize na pwede ninyong panalunan. 2023 Toyota Fortuner Automatic Transmission. Yan mga kababayan.